kami ngayon sa labas. At namimili. Today is schedule namin na bumili ng ticket papuntang Canada. Siya lang muna. Papuntang Canada. So kanina nakapag papalit na kami ng pera from dinar to Canadian dollars. So today naman bibili na natin yung ticket. Actually pangalawang balik na namin doon kasi nung nakaraan nag canvas na rin kami. Bibili na tayo ng ticket natin papuntang Canada. Siya lang muna. Let's go. Welcome back to my channel. So today, for today's video, i-share ko lang sa inyo. Ayan, insert ko yung nakita nyo kung saan that day bumili kami ng ticket. Malapit yun sa Mastu. Malapit yun sa bahay namin, dun sa Hawalien. Walking distance lang siya. So dun kami sa Albahar. Bumili ng ticket. Marami kasi ticketing doon sa Albahar. So, doon lang kayo pumunta. Doon lang ako pumunta kung taga-Hawali kayo. Or may iba kayong alam na ticketing para bumili ng ticket papunta dito sa Canada. Try nyo yun. Pero, I would like to share with you my experience. So, ito yun. Ito yung first na pinabook namin. February 8. Yung flight na napili namin. Kasi, after namin malaman na approved visa na kami, and nakiusap ako sa operation manager namin na paagahin yung last day ko. So, and then, nung sinabi niya sa akin na, oh, sige, ganito yung last day mo, and then, nagpabook na kami ng ticket. February 8 to. February 8, from Kuwait to Istanbul. Istanbul to Toronto, and then Toronto to Saskatoon. And yung airlines nito is Turkish Airlines. Ito yung first na pinabook namin. But suddenly, after one day or two days namin ipabook to, nakatipid nga kami dito kasi mura lang yung bili namin dito. Actually, it's 325 KD only. Ito yung una namin pinabook. And then after 2 days, tumawag yung ticketing agency na cancel tong flight na to. So, na-stress naman kami ng konti ng asawa ko. So, yung asawa ko yung nagipag-usap, siya yung nakipag-contact sa agency na to. And then, we decided to book, again, rebook my flight. So, naging February 9. Instead of February 8, naging February 9. And, nag-iba na yung airlines. Naging Air Egypt. Ay, Egypt Air. Naging Egypt Air. So, ito yung itinerary ko. From Kuwait to Cairo. Cairo to Toronto. And Toronto to Saskatoon. Egypt Air mula sa Kuwait. Papuntang to, Cairo, and then Cairo to Toronto, Egypt Air, and then pagdating ko ng Toronto to Saskatoon, Air Canada na yun. So, kung ito, 325, ang bayad namin sa una namin, so ito, naging 400 na siya, so nag-add kami ng 75 KD. So, parang 400 dinar na rin yung napabook namin. Egypt Air. So, now, I would like to share my experience to you to Egypt Air. So, na-try naman kasi namin yung Etihad. Etihad, Emirates, nung pabakasyon kami ng asawa ko. So, napakaganda ng experience ko. So, first time kong sumakay dito sa Egypt Air. Ewan ko ha. For me, kasi siguro naghahanap din ako ng Pilipinong kasabay that day. Pero wala akong naging kasabay kasi siguro from the word Egypt Air. So siguro parang talagang pang-Arabic siya. So actually, nung sinabi ng agent na ito na lang yung available na ganyan. Gusto ko talaga mag-Qatar Airways sana yun or iba pang airlines, but sinabi nung ano ng agent
yun lang daw yung available that day. So, no choice na kami ng asawa ko. Yun na lang yung pinabook namin. Pagdating naman sa, ano, safety, parang 8, i-rate ko yung Egypt Air from 1 to 10. 8, safety. Kasi, syempre, nakarating ako dito sa Canada ng safe. Pero, pagdating sa cleanliness, hindi ko siya i-recommend. Parang, from Kuwait hanggang makapunta ako ng Cairo, hanggang Cairo papunta ng Canada, Toronto, Canada, hindi ko siya i-recommend na airlines kasi compare ko sa na-experience ko dun sa ibang airlines or flight, medyo hindi siya magandang experience sa food, hindi ko siya type. Although na kain ko naman kahit konti, pero hindi siya masarap. Kung eto lang, naging honest lang ako sa inyo, so para alam nyo din. And then, naghahanap ako ng kabayan, at least isang kabayan sana na nandun sa airplane, wala akong nakasabay. And then, pagdating naman dun sa Cairo na airport, hindi rin ako nakapag-charge. Plus, wala pang wifi. Kaya, ilangan mo pang isend, may code. Pag nag-send sila ng code, 30 minutes ka lang allowed na gamitin yung internet nila. So, hindi ganun sa Kuwait kasi yung sa Kuwait, automatic, libre, plus walang code. Ganun din si Toronto. Nung nag-stopover ako ng Toronto, libre yung internet, walang code. Tapos, napakalinis ng Toronto compare sa... Parang Kuwait din siya, malinis din yung airport. Pati yung Cairo, hindi naman sa pag-discriminate, pero eto, honest review ko lang. So, kung kayo, Egypt Air, safety ang importante. Of course, i-rate ko siyang 8 or 9 or 10. Kahit 10 na, kasi safe na safe naman ako nakarating dito. Pero kung cleanliness and food and pag-uusapan and hospitality ng mga flight attendants, hindi ko po i-recommend sa inyo. Pero nasa sa inyo pa rin po yun. Ako, honest review lang yung isinishare ko sa inyo. Kasi yun yung na-experience ko and kahit nga charge, hindi ako nakapag-charge sa Cairo kasi iba yung saksakan nila. And yun lang yung gusto ko i-share sa inyo. Review ko sa naging airlines ko or sa flight ko papunta dito sa Canada. So, hope you. Yun lang guys for today. So please like, please subscribe. See you on the next vlog. Thank you.